yun ang anak. Gusto ng mga mata. Kalawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalo ng mister. Marami ang naiinganyo na umakyat sa bundok ng Makiling. Pero sulit naman daw ang pagod sa pag-aakyat dahil dito mo matatamasa ang kagandahan ng kalikasan. Pero hindi lahat ang umaakyat ng bundok ay nakakababa ng buhay. Ang bundok ng Makiling, bukod sa lumpian at saga na sa yaman ng kalikasan, pinaniniwalaan itong bundok ng balot ng himala. So, bakit sa tinuturing ng mahiwala? Kung pagbabatayan mo yung mga simula, partikular yung simula ng Bizan, no? May mga, meron siyang mga kwento tungkol sa mga kababalaghang sinishare ng mga tao yung kausap niya noon. And then yung kwento na yan, nag-spread out na, nagkaroon na ng iba't ibang klaseng Mariang Makiling na may mga kanya-kanyang iwaga na binibigan. May mga nagsasabi na may nakikita silang babaeng nakatayo, madalas sa bangin, manipis, ang manipis ng parang hangin o kaya ay babaeng nakabuko, nakahalukip-kip sa tubod o naglalakad lang bigla. Kabilang sa mga kwento-kwento ang pagpapamalas umano ni Maria ng kanyang puot sa mga taong nagbabaliwala ng kanyang angking yaman. Ganito raw ang sinapit ng isang mountaineer na sinawing palad at hindi na nakababa pa ng buhay mula sa misteryosong mundo. Ayon kay Nick Manises, isang forest ranger, member ng search and rescue team sa Mount Makiling, ang pagkahulog raw ng mountaineer na naging sanhi ng kanyang pagkamatay ay nababalot din ang nanonood ng pinag. At nag-traverse sila from Santo Tomas, tulad sa Banyos, ng isa lang ang nakatawid. Yung tatlo, si Dog Ray, ang namatay, tsaka yung dalawang nakasama, bumalik sila sa lumang trail yung tinatawag na Langgana Trail. Kasi hindi na sila makakasot, alam na yung oras nila eh. Pagbalik nila doon, yung ginahanan nila ng train, nanilog sila. Kasi ang sabi ng mga survivors, inanig daw silang boses ng mga bata na naglalaro. Yun na sinundan nilang train. Ang hindi nila alam kung sa wing na yun, yun yung bangin air niya, hindi siya yung regular train. Talagang ano siya, V-shape na V-shape. Isang bato doon, pag ginawakan mo, natutukla. Doon siya dumaan. Hindi kasi kami pwedeng magsabay-sabay eh. Kumbaga sa dami na nagsitrim ng umaakyat, so sila talaga tuloy sila. Balitaan na lang namin, kung umaga niyo, nagulat kami na may isang lokong na tulog ko sa bago magbukay ng bato. Hinabahan ako sa mga totoo. Hindi yung bata niyo na umingin ang pag-uro sa kanya, na narinig ng doktor, hindi yung bata yung nakita ko doon sa campsite namin. Maging ang ilang estudyante dito sa University of the Philippines Los Baños o UPLB na madalas umakyat sa bundok, ay may ilang di pang karaniwang karanasan din sa Makiling. Ilabas ko siya ng
umaga bago mangyari. Okay. So, yung pinuntahan nila, malapit lang or na minute time? Yung normal na bago sa inyo? 4 hours. 4 hours.